Good morning, everyone. Didn't celebrate. Day three here at the New York City. Sama ko kayo, ha? Let me go. Hi, guys. Good morning from the beautiful Times Square. I'm heading towards the station. So, I bring my selfie stick for today's video. Kaya medyo comfortable ako. My right hand, I'm gonna put it in my 49th Street. So, I can't take it here. Wait a minute. I'll be back. Hey guys. I am going to the subway. Let's go. The other side. Upstairs. Upstairs. The other side, she said. I don't know which other side. No, there's a subway there on the other side. You have to go there on the other direction. So probably we're gonna go on that right there. So guys, diba struggle is real talaga sa pagbablog. Pero para sa inyo. Right there, the metro is there. Right there, go. The metro is there. I saw it. The letter M. Is that the metro? Right there. South number one, South Ferry. Oh, okay. My God, mas marunong pa ako sa'yo, babe. Grabe. Mas marunong pa ako sa kanya sumakay ng ano? Subway. So, nakakatakot lang palagi dito, dahil gagalit siya, oh. Gagalit siya, oh. Gusto na nakakatakot, Lord. Sasakay tayo, bibili muna tayo ng ticket. Okay, wait a minute. Ayan guys, we're getting now a ticket here. The MetroCard. This is your first MetroCard. You just have to type in again. The zip code, and then there you have it. Okay, and the metro card will be appearing here right there. So there you have it. Okay. Take your single ride. Fuck, gotcha. Hello, mga so, CC, another luck, day, another dollar. Ayan na, pupunta tayo ng World Trade Center. So, itong New York City vlog na to, itong January pa to, 2023. This is my second time in New York City. Nakapunta na ako dito nung unang beses kong pumunta sa Amerika nung nakipagsapalaran ako back in 2018. So ito yung pangalawang beses ko na pupunta ako dito, but this time around kasama ko na si Steven. So dati purita pa ako, wala akong budget mag-travel at pumunta ng mga ganyang mga tourist attraction kasi syempre on the budget ako. So, bibili ko na lang ng pagkain kaysa ibayad ko pa sa mga tourist spot na yan. Hi guys! Good morning from the subway here in New York City. It's been 3 years two since stops. I haven't been here. So, first time po ulit sumakay ng ano, subway. Yeah, I have to say, at least medyo, ano na, marunong-runong na tayo. Kasi dati talaga hindi ako marunong eh. Although marunong-runong naman ako, pero ngayon medyo confident na. Na hindi na ako mawawala or maliligaw. Kasi madali na lang ngayon eh. Siyempre naiintindihan ko na since dito na ako naka, ano, diba? So kahit pa paano yung understanding ko sa subway, medyo lumawak na. As you can see, wala kaming kasabay. It's just that. We're out from the subway! The first subway going to the 9-11. So we off to World Trade Center Street. So ayan na, lalakad na tayo going to the 9-11 Memorial. Oh my God, just be careful, okay? Don't... Ayan guys, it's so beautiful day. Ayan, I'm glad na dinala ko na yung ano ko. Selfie stick ko, my God, napakataas ng building. Look at that. Oh my gosh. What? No, the building, this one.
It's too tall. Grabby. Oh, we're here in 9/11. Yeah, when I was here last time, that building there was damaged. That building was... Grabby, guys. That building was torn up. I'm gonna show you. Dito kasi nangyari yung 9/11 crash. So, look at that. My gosh. Sobrang nakakaano talaga. Siyempre, di ba? Nangyari tong 9/11 na to. Ngayon, talagang sobrang ano na siya. I'm gonna show you. Wait a minute. Now, this is the... Nandiyan yung building nakatayo, guys. All 3,000 names. Dito na ano, nangyari yung crash. Dito, oh. Pretty impressive. Just so sad, di ba? Pero, ganyan talaga. Yung crash nung inatake sila ng terrorist. So dito tumama sa isa sa mga Twin Tower dito sa New York City. So itong landmark na to, very iconic to sa mga Americans kasi ito yung nag-start ng 9/11 yung September 2001. Ito to mga sisi. Kaya medyo parang surreal yung experience kasi talagang nakikita ko lang to dati sa TV. Nakikita ko lang to sa mga newspaper, sa mga YouTube. Tapos ngayon nandito na ako. Iba rin yung feeling talaga kasi nakakatindig balahibo. Kasi isipin mo, more than 3,000 people namatay dito sa building pa lang na ito. Sure yung nag-crash yung airplane, dito yan tumama mga sisi. So guys, maglalakad tayo papunta ng... Ikot-ikot lang tayo dito. We're gonna walk around and... This is 9/11. Grabe, no? These are the people who died during the 9/11. So, this is it, guys. Ganyang kalaki yung building. I mean, it's big. It's huge. It doesn't look like one in the video, but it actually a very big. Huge. Look at that hole. Can't even see the bottom of it. I know. So ngayon, naging sikat na siya na spot dito sa World Trade Center. And that building survived. I can't believe that building survived. Ayan guys. So we're walking around the World Trade Center. Wala lang, just to... You know, to pay respect sa mga people na namatay dito. Kaya... This flight 93 people. They are, okay. These are the flight 93. The people who died from the flight 93. Ayan sila. So parang ako, talagang parang dream come true to na napuntahan ko to. Kasi hindi ko rin ma-explain nung time na pumunta ako dito. Parang kakaiba yung feeling ko. Kasi isipin mo ba naman, di ba, napaka-ordinary day lang yun. Tapos biglang may nag-crash na airplane. Tapos hindi nila alam kung ano nangyari. Tapos eventually nung nalaman nila, hinijack pala sila. So yun yung something na... Very, very memorable sa mga taga New York City. Even kahit hindi ka taga New York, basta dito ka sa Amerika nakatira. Kasi nakwento sa akin ni Steven na during 1 or 2 weeks, paralyzed lahat ng mga airport. Kinancel lahat ng mga flights. Tapos meron silang order na bawal lumabas sa bahay unless napaka-importante ng gagawin mo. So parang pinakalat nila lahat ng military nila or... even uniform service, yung mga men in service, sakali, kasi nga, syempre,
inaano nila kung anong ina-assess nila kung sino nga ba yung terrorist na yan. Tapos later on nalaman nga nila na si Osama bin Laden nga daw yung may pakana